at ngayon ay ipakikilala namin sa inyo ang isang singer-songwriter na talaga namang very talented. Dahil sa ating series na Singer-songwriter, inimbitahan natin ang isang napaka-espesyal na dalaga na 10 years old siya nung una ko siyang na-meet. Ngayon, dalagang-dalaga na siya talaga. She is, let's welcome, Lian Kyla. Hi, Lian! Hi, Tony. How are you? I know, long time no see. Dito na lang tayo nakita. Oo nga, but it's good to see you though. Kaya nga, it's good to see you. Alam niyo, bibigyan natin sila ng konting background about Lian, kung bakit ko siya kilala 10 years old pa lang siya. Mm-hmm. Dahil siya po ay ang unica hija ni Direk Lauren Dyogi. That's me. O, hindi ba? Talaga na siya ngayon. Nung una ko siyang na-meet 2005. Ang liit-liit pa niya yung sinasama siya ni Direk Lauren. Tapos nakakatuwa kasi through the years, hindi ba? Ito na ang path na tinake mo. Siyempre, nung 10 years old ka, nung na-meet pa lang kita, sabi ko, mag-aartista kaya si Lian? Mag-ano kaya siya? So, this is the passion na na-awaken sa'yo, no? Singer-songwriter. Kailan lumabas tong desire or yung passion na to sa'yo, Lian? Na-surprise nga ako kasi I didn't expect na mag-artist ako in any way. Kasi dati, alam ko, I remember my dream used to be director din. like daddy mo. Oo. But then, I think I always enjoyed singing kasi so ever since when I was 2. So, palagi akong kumakanta and then I took voice lessons for 8 years. Halos 10 years na ata eh. Wow. And then, tagal din. And then, I started learning the piano. But the only time that I decided na, okay, I'll try writing my own songs. Actually, Sir Jonathan Manalo, yung producer ko, he said that, why don't you try writing your own material? So, it was really because of his mentorship na I started writing my own songs. Anong edad ka noon na nag-start ka magsulat ng mga songs? Late eh. Parang, 3 years ago? So, 23? So, 2 years old pala kumakanta ka na, ano yung mga, naalala mo ba yung mga kinakanta mo dati? Oh. Yung mga singer na, ano, kinakanta Disney mo songs. Dati? Disney songs ako dati. Mga Lesa Longa, ganun. So, nung lumalaki ka, tapos, syempre exposed ka sa field ng entertainment because your dad works in the showbiz entertainment, hindi ba? Paano mo sinabi sa daddy mo na, daddy, this is what I want to do, this is where my passion is, nagkaroon ba ng ganung conversation? So, nangyari kasi, so nagtatrabaho ako sa isang advertising agency at that time, so mga 2017 yun. And then, nagpo-post lang ako ng covers on YouTube kasi wala lang, gusto ko lang siyang gawin. And then I remember, hindi ko alam kung ano yun, some voice from somewhere, pero a voice inside me said, you should make YouTube videos, yung parang some kind of calling maybe, I don't know. That's the still small voice that we all have. Yes. There, so just spoke to me, sabi niya, well, you should do this. Sabi ko, okay. And then, Sir Jonathan saw those covers on Facebook and he approached my dad and he was saying na, hey, why don't we try making covers on, making covers with Lian? And then, dun na siya nagsimula. Parang, it wasn't a big moment where I decided na, ito na yung gagawin ko. It was more of me taking little opportunities or opportunities that came along the way and then just deciding to keep on putting one foot in front of the other and just saying yes. Ang ganda so, nung sinabi mo. Ganun oh, you don't have to. Alam mo, ang ganda nung sinabi mo. Best talaga yun. You don't have to wait for that big opportunity to come, no ba? Parang magsimula ka kung ano lang ang meron ka right in front of you. Ito yung resources ko. Actually, you have the best resources. Talaga, sa buong Pilipinas. Dahil ang tatay mo, si Direk Lauren Dyogi, parang in a snap, kung gusto mo ng ganito, gusto mo mag-artista, gusto mo mag-teleserye, go daddy, di ba? Parang meron ka ng ganong accesses. But still, you made it something that you wanna, parang you wanna own it, di ba? Yeah, hindi mo sinabi sa daddy mo na daddy, tulungan mo ako sa ganito. You made something out of your own initiative na parang this is something that I own, this is something that I will do for myself. And then eventually, di ba, dumating yung mga opportunities para sa iyo. Anong process mo, Lian, ng pagsusulat ng kanta? So, nag-iiba-iba siya kasi minsan nagsusulat din ako with a friend of mine. So, nagko-collab kami.
Pero alone, minsan I'll start with an idea or a song title. Kunyari, let's say, Kalye. Kalye. Tapos, mag-iisip na ako ng iba-ibang lyrics na pwedeng mabagay dun sa concept na yun. Tapos, magsusulat din ako ng chords sa piano. So, tapos, kakantahan ko lang siya. Sabi ko, parang ano lang siya, humming over. Go with the flow, parang ganun. Oo, go with kung saan ka dadalin. Sometimes you can get lost, di ba, sa music. You just allow the music to take over and lead you to where it will go, hindi ba? Sa OPM, sino yung mga, like, you look up to na mga singer-songwriter? Sir Louis Ocampo. So, we were able to be in concert together last, before nagka-pandemic. Bago nag-lockdown. Super grateful with the ABS-CBN Philharmonic pa nun. Gusto ko rin yung writing style ni Yeng Constantino. Galing niya. Tsaka gusto ko yung music that connects and uplifts people as much as possible. So pag narinig mo yung song, yung feeling mo parang ano siya, healing balm. Parang ganun yung gusto ko sanang ma-achieve with my music. Or kung hindi, at least to provide some kind of escape, diba? Kasi we all need to feel good during these times. So, as a singer-songwriter, what's like your goal or your dream? Ay, gusto ko mag-create ng song na magiging soundtrack sa parte ng buhay ng isang tao. So, kunyari, pwede siyang wedding or pwede rin, ano lang, road trip. Diba, favorite song na ma-play mo sa road trip o kaya birthday ng anak mo or something. Basta magiging soundtrack siya to an important memory in somebody's life. One day, your music will be the soundtrack of our lives. Diba? A season of our life. Thank you very much, Lian, for sharing you so your story. We're very excited sa inyong journey na ito. As a singer-songwriter, we can't wait to listen to your music, to sing your songs, and regards to your family, kay Direk Lauren, and to everybody there. Stay safe. Thank you so much for having me also. It was nice being on the show. Thank you so much, Lian. Thank you.